Hey guys, I know somewhere sa buhay mo naranasan mo na maging malungkot at somewhere sa kalungkutan na yon ay tumatawa ka at parang wala kang problema. I have been known as a jolly person at never mo akong makikita malungkot. As I was saying, ako yung tipo ng taong parang walang problema but I do have problems and no, I'm not being dramatic. I'm just being real. And today in this video, I will be showing you. In order for you to be happy, you need to be optimistic. You have to take everything as positive. Ba't ba kasi bulok sa mat? Remember, take everything as positive. Okay, I mean positive except in Philippine history, math. In order for you to be happy, you need to look at the bright side. Always. Oh, tol, but para malungkot ka? Wala, tol. Bagsak ako sa math. Alam mo, tol, you just have to look at the bright side. Eh, bagsak ka nga sa math, pero pasa ka naman sa English. Baka naman kasi linguist ka. Linguist? Pasang-awa nga lang sa English. Sa history, di ba? Alam mo kung sinong pumatay kay Lapu-Lapu? 76 ang grade ko. Sa Filipino? 76 din. At least, sa mat ka lang bumagsak. Actually, tol, bagsak din ako sa science. At least, hindi ka bumagsak sa third floor. Kung hindi ka naniniwala na meron laging bright side sa isang pangyayari, don't worry. Pwede ka pa rin sumaya. At yan ay sa tulong ng comfort food. Hello. Hello, tol. Oh, tol. Free ka ba ngayon? Papasama sana ako kumain ng pizza eh. Naku, tol. Hindi ako pwedeng tumanggi sa'yo. Kaibigan kita eh. Salamat, tol. Comfort food ko kasi yung pizza eh. Medyo nalulungkot kasi ako ngayon. Bakit? Anong nangyari? Wala kasi kami pambili ng ulam eh. Sabi nila, kapag nalulungkot ka, lumapit ka lang daw sa kaibigan mo. Dadamayan ka nila. At kung wala kang kaibigan, which is nakakalungkot, do something you love or something you want to do. Something na gustong-gusto mong ginagawa at nag-e-enjoy ka habang ginagawa. Overnight? Ngayon? Sige, papaalam lang ako. Wait lang. Ma, pwede po. Tumigil ka. Walang lalayas. Kung narami ka dyan, ha? Ilinis ka ng bahay. Ang daming alat. Ano mo muna yung paglalas mo? Asa sa ka nagpupundra? Hindi ka naman makakalabangan dito. The truth is, wala namang masama sa mga nabanggit kong advice. But all of them are situational. Hindi mo pwedeng basta sabihin sa isang tao na walang makain na ang kailangan niya ay comfort food. Well, kailangan niya talaga ng food kasi gusto niya nga kumain eh. Pero, di ba, wala nga siya makain eh. Hindi mo pwedeng sabihin na lang sa isang tao na gawin niya yung gusto niyang gawin, lalo't ang pinoproblema niya ay hindi niya ito magawa. Paano kung gusto kong mag-hike pero wala akong perang pang-hike? Or gusto kong mag-piano pero wala akong piano at wala akong pambili ng piano? Or gusto kong puntahan yung girlfriend ko sa Canada pero wala akong girlfriend? All of us want to be happy, pero ni isa sa atin walang gustong makaramdam or makaranas ng lungkot without even knowing na essential yon for us to be happy. It's the same thing as failure and success. Kung tatanungin mo yung mga successful na tao, they will always talk about their failures and how they risk something for their dreams or kung ano man yung gusto nila. Loneliness is essential for you to be happy. What I'm trying to say is, hindi mo kailangan matakot na maging malungkot. Dahil kung takot kang malungkot, mahihirapan kang sumaya.
some of us wouldn't even risk naligawan na nagugustuhan niya dahil takot siyang ma-reject. Pero paano mo malalaman na gusto ka rin niya kung mabubuhay ka na lang sa takot? Yes, I know. Masaya ka dahil nakakausap mo siya and natatakot ka na kapag umamin ka or naligaw ka, ay lumiyo siya sa'yo at lalong mawala siya sa'yo. Pero yung sayang yan ay temporary lang. The best part is kapag nilayuan ka niya, hindi mo na kailangan mag-aksaya ng oras kakaisip kung gusto ka rin ba niya. One of the keys of being happy is being real with your emotions. Malungkot ka? Feel it. It's okay. Tao ka lang. You have the rights to feel what you have to feel. Kung nadi-disappoint ka, be disappointed. Kung nalulungkot ka, be malungkot. I would understand most people sa bagay na to kung hindi nila ito nagagawa. One of the cultures na toxic dito sa Pinas ay yung pagbawalan ka sa kung ano yung nararamdaman mo. Madalas nating nararanasan to indirectly sa tao sa paligid natin. Manluloko siya. Alam mo, tol, hindi mo dapat iniiyakan ng katulad niyang manluloko eh. Hindi ikaw ang nawalan. Siya ang nawalan. Sana nga ganun lang kasimple yun eh. Pero hindi. Madali lang sabihin sa'yo yan kasi hindi naman ikaw yung nagmahal. Although hindi naman talaga masama ang sinabi niya, it invalidates what a person feels and can only put temporary relief dun sa tao kung maniniwala siya. If you want to help, say this instead. Manluloko siya. Alam ko, disappointed ka dahil nagtiwala ka pero niloko ka lang. Kahit naman sino siguro eh. Kahit ako, madi-disappoint. Okay lang yan. Okay lang madi-disappoint. Salamat, tol. Pero alam mo, hindi ko dapat iyakan ng katulad yung maluloko eh. Hindi ako nawalan. Siya ang nawalan. Anyway, I know most of you guys really want to be happy. So today, I will be showing you how to be happy. Kahit like na lang, huwag ka na mag-subscribe.